Alam mo nyo, yung kumakalat ngayon na post ko, una sa lahat, ay marami daw nasaktan at tinamaan ng mga individual. At ginagawa ko tong video na to, hindi dahil may binabawi ako sa aking sinabi, pero isa lang paglilinaw. Pero paglilinaw number one, nagbi-video ako ngayon in my own time. Okay? Break ko to. This is my lunch break. Pangalawa, ako ay nag-post bilang personal na opinion. Hindi yan opinion ng kahit anong organisasyon na aking kinabibilangan. Okay? So ngayong malinaw na yan, pag-usapan natin yung issue. Nung nag-post ako tungkol sa mga malicious na balita na nanggagaling sa mga malalaking organisasyon, yun ay reaksyon sa sunod-sunod na pambabanat na obviously malicious slant ng mga news organization. Alam na alam mo, in my opinion, bayad na bayad, at talagang kahit hindi pa yan bayad, it is malicious or grossly ignorant. Okay. Ngayon, karapatan ko bilang pribadong individual in my private capacity na mag-react sa ginagawa niyan, lalo na kapag ang naapektahan, palagi ko, ay ang buong bayan. Dahil pinag-aaway na tayo ng media, hindi niyo naman, kayo naman, hindi niyo pa nahahalatang. Pero okay lang. Kanya-kanya tayo. Pero, nung nagulat ako na umabot na sa mga antas ng mga sikat na bituin na yung nagre-reply. At ayokong babuyin o bastusin yung kanilang reaksyon. May isang ABS employee na hinamon pa ako ng suntukan. Tinawagan ko at nung nagkausap kami, parang biglang nag-sorry naman siya, nag-sorry na rin ako. Dahil sabi ko, pare, pag binasa mo naman yung post ko, malinaw naman na ito ay tungkol sa organisasyon at hindi dun sa mga empleyado. Bakit? Ano ba simula ng lahat nito? Ang simula ng lahat ng ito ay yung possibility na hindi na magkaroon ng permit ang ibang network. Okay? Because that is a government prerogative. At kaya ako sinasabi na makakabuti sa atin yun, dahil it is my personal opinion na nakaugat sa sarili kong karanasan na marami talagang organisasyon in media na either hawak ng oligarkiya or hawak ng mga pribadong interest, pero nakaka-affect na sa public interest. Okay? Ang problema dyan is yung gobyerno, yung mga nakaraang gobyerno ay nagbigay sa kanila, palagay ko, ng unwarranted benefits. At yun ang gusto kong itama. Kung magbago ng ownership ang isang organisasyon, hindi naman mawawala ng trabaho yung mga nasa baba. Ang mangyayari lang, magkakaroon lang sila ng bagong pangalan o bagong boss or kung ano paman. Pero ang pinalabas nitong mga sikat na mga pangalan na pinagdududurog ako sa Twitter dahil sila yung mga mas mayayaman at mas mga influential, pinapalabas nila na ako ay maligaya na may mga mawawalan ng trabaho. At alam naman natin na sobrang fake news yan. Galing sa mga fake news network. Kayo naman ang lagi simulain ng fake news eh, dahil hindi nyo muna iniintindi yung gusto nyo i-post. Kung umasal kayo para kayong vlogger, hindi naman kayo vlogger. Meron kayong obligasyon at meron kayong mga sinumpaan. Okay? So anyway, yun lang ang aking comment dyan. At nilagay ko naman malinaw sa comment na yon, sa post na yon, na kung may magalit, eh di may magan talaga, may magagalit talaga. Pero wala akong sinabi dyan, kahit isa, na hindi totoo kong pinaniniwalaan. At wala akong sinabi dyan kahit isang pangusap na hindi ko kayang patunayan in due time. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo. Papatunayan ko sa inyo.